Hi guys, welcome to my YouTube channel. So, wala na pa, topic pa. Umpisa na natin agad to. Unang gagamitin natin ay Phillips screw para dito sa ating cover ng ating NMAX version 1. So yun guys, Phillips screw lang muna ang ating gagamitin. So yan, tatanggalin na natin yung plastic cover ng ating NMAX. So yun guys, pasensya na kung medyo malikabok, pero lilinisin din natin yan. Next natin guys, kuha tayo ng socket 10mm para dito sa ating air cleaner na tornilyo, dalawang tornilyo. So yun guys, next natin is T-range. Kuha tayo ng 8mm para sa ating tornilyo ng ating takip ng crank. So yun guys, bilis-bilisan lang natin na konti para mabilis ang ating video. So, tanggalin natin yung rubber. Ayan guys, tatanggalin na natin. Basic lang to guys na pagtatanggal ng crank, dahil maglilinis tayo ng panggilid natin. So, ayan guys, na-open na. Ayan. Guys, grabe, dumi. Makikita nyo yan, yung grasa. Mamaya papalitan natin, lilinisin din natin yan guys. Yan guys, grabe, sobrang dumi. Yan. Yan dito sa ating pulley, gagamit tayo ng 17mm. Yan guys, 17mm. Siyempre, gagamit rin tayo ng Y tool para pangontra sa ating pulley. Yan guys. Kasi iba dito ginagamit tornilyo, pero meron naman tayong white tool, kaya ito na lang yung gagamitin natin. Ayan guys, pakaliwa po ang ikot, baka pag nagkamay tayo baka malost thread, mapapagasto pa tayo. Ayan guys, be patient lang. So yun guys, tanggalin na natin. Check na natin ang ating pulley kung okay pa. So yung motor ko na to guys, 1 year may git pa lang to sa akin. Maintain ko naman lagi siya sa paglilinis. So yun guys, ayan, okay pa naman siya. Kulo lang talaga sa linis. Ayan, yung stock natin na flyball. Ayan guys, wala pa naman siya masyadong, hindi pa siya masyadong putput, kaya okay pa siya. Madumi lang talaga. Lilinisin natin mamaya yun guys. Ito, puro alikabok lang naman to eh. Ayan, taktak lang natin. Ayan, dumi ng kamay natin. So next tayo guys dito sa torque drive. Kuha tayo ng socket na 24mm para dito sa tornilyo ng ating torque drive. Ayan, tanggalin muna natin yung bell, clutch bell. Ayan, dumi talaga oh. Ayan, kuha ulit tayo ng white tool guys, para pakontra ulit dito sa ating clutch bell. Ayan, kuha tayo ng upuan pangontra. Kasi napakatigas talaga ng tornilyo dito guys. Yan, dahan-dahan lang. Yan, okay na. Nga pala guys, pag nagtatanggal kayo ng mga panggilid natin, kailangan palamigin nyo muna yung makina. Siyempre, sobrang init nyan. And grabe yung dumi guys oh. Oh. Yan, parang may uling sa grasa siguro to guys. Ayun mo ko ba't ganito.
Pero maintain ko naman lagi paglinis nito. Iwas dragging to guys, mas maganda to. Marunong tayo mag-maintain ng sarili nating panggilid ng motor. Para hindi na tayo pumupunta sa mga shop. Yan, tanggalin na torque drive. Ang init. Yan, tsaka muna. So check natin yung belt. Yan, okay pa kasi wala pa siyang crack sa gitna. Kaya safe yan guys. Tsaka muna, yan. So yan, ito na sila yung mga panggilid natin. Tara, linisin natin. Yan, kuha tayo ng gasolina for only 20 pesos brush. Yan, lalagyan. So yan guys, bagong bagong brush natin. Dagdagan natin yung ng gas yung lalagyan natin. So natin, unahin natin yung clutch bell natin guys. Ayan, medyo bilisan lang natin. Next natin yung pulley guys. Ayan, gas lang pang linis guys, ayos na. Iwas dragging ng mga motor natin guys. Ayan, pulley. Ayan, back plate ng ating pulley. Next yung torque drive natin guys. Ayan, okay pa naman yung clutch lining natin. Makapal pa siya kaya okay pa. Goods pa siya guys. Ayan, dumi na agad ng gas natin. Sobrang dumi kasi panggay natin yan. Bubuhasan natin guys. Tamang banlaw lang guys. Banlaw lang ng gas. Gas. Next natin yung mga flyball natin. Sobrang dumi ng flyball natin. Ayan guys, sunod naman yung crank natin. Mga pinaglalagyan ng mga parts natin ng panggilid. Ayan, kailangan malinis din ito. Kasi iwas dragging talaga to guys, promise. Pag malinis yung panggilid nyo, maintain nyo lang. So ayan, pagkatapos natin linisan ng gas yung panggilid natin guys, punasan na lang natin. Tamang punas na lang tayo guys. So next guys, ito naman na linisin natin yung ating yung takip ng ating panggilid. Yan guys, mas maganda tignan pag malinis. Yan, so malinis ito mga panggilid guys. Kakabit naman natin. Yan, unahin naman natin tong base gasket ng ating version 1 na NMAX. Napaka-importante na meron nito guys, kasi pag binabasa natin yung motor natin, oo kaya umuulan, para hindi siya napapasukan ng tubig sa loob, para hindi magkakalawang yung mga kung anumang parts na nasa loob ng ating panggilid. Yan. Yan guys, kailangan muna natin ng high temp na grasa para mas smooth yung ikot ng ating panggilid. Iwas dragging guys. Yan, lalagyan rin natin itong load ng torque drive na to guys. Importante to. Importante talaga malagyan ng grasa yung panggilid natin, kasi kung hindi, baka makasirap ang panggilid natin. Tsaka dagdag smooth to sa takbo natin guys. Yan, ito rin lalagyan rin natin to guys. Yan, paikot yan guys. So yun guys, yung mga bago pa sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload guys. Yan, kakapit na natin yung belt natin. May arrow yan guys, di po basta-basta ang kapit niyan guys. Ibang motor kasi guys walang arrow eh. Ewan ko dito sa Yamaha ba't may arrow. Yan, flyball natin guys. Babalik na natin doon sa ating ano, pulley. Yan guys, okay pa naman yung flyball natin. Madumi lang talaga.
So yan, nakabit na natin yung unang dry face ng ating pulley, guys. Kakabit naman natin ngayon ulit yung sarap, yung belt. So yun guys, no, medyo nabiti lang ang ating dito, ang video natin dito, kasi nalobat yung cellphone natin. At sa mga bago pa sa dito, huwag nyong kakalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood, guys. Bye-bye.